Problemado ang ilang taga Norzagaray, Bulacan matapos masira ang dike roon na dapat sana'y proteksyon nila mula sa pag-apaw ng ilog. Pinaaksyonan yan sa sumbungan ng bayan. Napanatag noon si Rodora Malanan nang magawa ang diking ito sa kaabaan ng Sitio Palale sa Norzagaray, Bulacan hanggang sa Barangay Laog sa bayan ng Angat, Nobyembre taong 2021. Pero ang dapat na proteksyon ng mga residente mula sa pag-apaw ng ilog, wala pang 2 taon, ay natipag agad. Mahina ang pakaano kasi naguguho. Saksi ang pamilya ni Josephine Ocampo nang masira ang dike Desyembre ng nakaraang taon. Malakas ang ulo nung katong araw eh. Kaya nagpawala yung dam. Kaya ako tumaas yung tubig. Kaya nung lumit na ho yung ilog, siguro ho na wala na ng laman, bumigay ho yung recrap. Nabiyak ang malaking bahagi ng dike na nag-iwan ng sandamakmak na bitak sa proyekto. Ang pailan-ilang kawayan na ito lang ang nagsisilbing harang ngayon. At may mga kawayan lang ding itinukod sa mga simentong maaring bumigay. Talagang kinalulungkot namin at talaga kami madaanan niyo. Pagkagan itong tag-araw, okay lang. Pero pagdating ng tag-ulan, talagang mahirap po. Higit daw na apektado ang mga residenteng may iniluluwas na kalakal sa bayan at sa mga kalapit na lugar. Gaya ni Roberto Manuel, na 4 beses sa isang linggo kailangan magbiyahe ng mga baboy papunta sa palengke na Angat, Bulacan. Marami yung baboy dyan na hindi nalalabas dahil nga sirao yung daan dito. Naiparating na raw ng mga apektadong bayan ng Angat at Norzagaray sa DPWH ang problema. Proyekto raw ng ahensya ang naturang slope protection. Kasi yung product niyan talagang yung gano'n, dadang nakalagay doon sa loob ng common barrel lang. Hindi yung kamakano iba na boulder. Hindi na na-expect na gano'ng biglang bubuhos yung tubig, tapos meron pang tubig din dito sa kabila. Dapat magawin na nila yung design. I-consider na nila yung gano'ng lakas na bugso ng tubig. Inaantay na lang po nila ang pagbaba ng pondo para magawa po yung nasirang dike. Ayon sa DPWH Bulacan 2nd District Engineering Office, dumaan sa masusing pag-aaral ang disenyo ng proyekto at umaayon umano ito sa programa, plano at hinihinging espesipikasyon ng ahensya. Tinatayang aabot sa 42 milyong piso ang kakailanganin para sa rehabilitasyon ng dike. Naipasa na raw ang plano sa opisina ng kalihim ng DPWH para mabigyan ng kaukulang pondo. Nangako naman ang ahensya na patuloy na imomonitor ang nasirang bahagi para maiwasan ang anumang aksidente.